sa mga balitang mayroong pag-asa. Adventist Church Elders and IEL Coordinators sa buong lalawigan ng Mindoro nagtipon sa ikasusulong ng gawain at paglilingkod. Kauna-unang Children's Ministries Fellowship sa Eastern Laguna District naging pagpapala sa ministry ng mga magulang at church leaders. Adventist Youth Fellowship and Banquet masayang kinasangkutan ng mga kabataan sa Area 2 ng Mountain Provinces Mission. Sa Riyayas Seventh-day Adventist Church, formal nang inorganisa ng South Central Luzon Conference mula sa pagiging worship company. Volunteers, media and communication personnel ng Northeast Luzon Mission sumailalim sa Media Production Seminar. Music Ministry Seminar lalong nagpaunlad sa kalaman ng music ministry leaders sa Southern Luzon Mission. Central Luzon Conference Adventist Muslim Relations masayang naglingkod sa pamamagitan ng Medical and Dental Mission. Mountain Provinces Mission Health Ministries Department nakatuwang ng Baguio General Hospital sa pagsasagawa ng libreng cervical cancer screening. Lahat ng yan iatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang magatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Nagtipo ng mga Adventist Church Elder at Integrated Evangelism Lifestyle o IEL Coordinators sa Fellowship na idinaos sa Gloria Oriental, Mindoro. Sa nasabing pagtitipon, sila ay sumailalim din sa pagsasanay para sa ikasusulong at ikauunlad ng kanilang mga gawain at paglilingkod sa simbahan sa buong lalawigan ng Mindoro. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Myra Jim Tanyedo. Nagsama-sama ang mga elders at IEL coordinators ng iba't ibang distrito ng probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro para sa isang Sabbath Fellowship na ginanap dito sa Korean Church San Antonio Gloria Oriental Mindoro. Ginanap ang fellowship na ito ngayong ikasiyam ng Setyembre taong kasalukuyan. Dinaluhan naman ito ng mga elders and IEL coordinators mula sa iba't ibang distrito ng Oriental at Occidental Mindoro. Isa pong napakasayang pagkakataon at karapatan na ipinagkaloob sa akin. Ako bilang elder sa NUMTU ay nagkaroon ng ganitong karanasan. Mula kaninang umaga hanggang ngayon ay napakarami naming natutunan sa mga lektura kung saan ay nagbigay sa akin ng inspirasyon bilang isang lingkod ng Diyos kung paano maging katulong ng mga manggagawang pastor natin sa gawain ng iglesia. Layo ng aktibidad na ito na mas tumibay pa ang mga kaalaman ng ating mga elders and IEL coordinators sa kanilang paglilingkod sa mga kapatiran, iglesia at lalong higit sa ating Panginoon. Ang ating pong purpose, bakit tayo nagtitipon ngayon dito sa ilikumin ang ating mga elders ng ating mga church para sila ma-equip, ma-train, kung paano po ang tunay na pamamaraan ng ating pagkikigroup sa ating mga iglesia. Kaya't ako'y naniniwala kapag tayo po'y tumugon sa ganitong panawagan, ang gawain po'y magiging madali at ang ating mga kapatid ay kasama sa paglilingkod sa ating mga iglesia. Kaya ito na po siguro marahil ang paraan para ang ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kapitbahay ay mapadala ng pabalita sa pamagitan ng hindi magastos na pamamaraan sa pamagitan ng care group. Naging tagapagsalita dito sina Pastor Marvin Diaz, NPUC NDR IEL Director Ministerial Secretary, Pastor Joel Caspe, SCLC Ministerial Secretary, Pastor Limuel Fadriquela, SCLC Field Secretary for NDR IEL. Kasama din sina Pastor Neptali Fofue, Pastor Danilo Fiecas, at ang iba pang mga district pastors. Tapos ng ganitong malaking pagpupulong para sa mga elders, mga NDR IEL coordinators, nakikita ko ang malaking hamon sa kanila. Na ang gawain ng Panginoon ay dapat suportahan ng lahat ng mga leaders, hindi lamang ng mga NDR IEL, kundi pati ng mga elders ng ating mga churches. Gawing intentional ito sapagkat kung hindi gagawing intentional ang paggawa ng mga care groups sa bawat churches, magiging mabagal ang takbo ng gawain. So ang aking challenge sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga nanonood, na sila ay makisangkot sa banal na gawain, true care groups, dahil sa pamagitan nito,
ay malaki ang pagsulong na mangyayari sa ating church. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-ulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang idinaos ang kauna-unang Adventist Children's Ministries Fellowship sa Eastern Laguna District noong Sabado, September 9 sa J. Santiago Seventh-day Adventist Church, Santa Maria, Laguna. Sa nasabing pagtitipon ay nahimok ang mga magulang at children's ministries leader na magkaroon ng mahalaga at aktibong bahagi sa paglaki ng mga batang miyembro ng simbahan sa pamamagitan ng Kristiyanong pamamaraan. Si John Miguel Flora ang may hatid ng balitang may pag-asa. Siksik, liglig at umaapaw na kaalaman at pagpapala ang naranasan ng Eastern Laguna District sa katatapos lamang na Adventist Children's Ministry Fellowship dito sa J. Santiago SDA Church ngayong ikasyam ng Setyembre 2022. Saksakan man ng layo kung ituring ang pinakadulong simbahang ito sa Silangang Laguna, dinaluhan pa rin ng tinatayang nasa halos 200 mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia ng distrito ang fellowship na tampok ang paksa sa paghimok ng mga magulang sa kanilang mga anak ng pagtuturo tungkol kay Jesus sa kabila ng nagbabagong teknolohiya ngayon. Binigyan diin ni Ma'am Josephel de Calera, NPUC Children Ministries Director, ang D6 or Deuteronomy 6:4-9 na nakapaloob ang pagsasanay sa mga bata hanggat sila ay maliit pa. Tayo po'y natutuwa dahil sa lahat ng mga taon na kung saan nag-e-exist ang ating Adventist Children's Ministry sa district na ito, sa Eastern Laguna District. Ito po ang first na district fellowship na nakafocus po sa ating mga bata. Kaya talagang we bring back all the glory to God dahil nabuksan ng ang ating mga nabuksan ang mga puso't isipan, ang mga mata ng ating mga leaders, mga officers na iglesia na bigyan pansin ang ating mga bata lalo na sa ating kapanahunan. Kinagiliwan naman sa hapon ang song parade na inihanda ng munting mga kabataan na umawit kasama ang kanilang Sabbath school teacher at sa pangunguna ni Sister Heidi Marino, Children's Ministry District Leader. Ang mga lectures po ni Ma'am Calera na narinig po natin ngayong mula pa kaninang umaga hanggang sa ngayon ay malaki po ang impact bilang isang CSM leader ng district at talagang nakikita ko na ito'y makapag-open up sa mga mata ng mga magulang at ng mga CHM leaders ng churches upang mabigyan nila ng pansin ang ating mga kabataan sapagkat ang mga batang ito maliliit, yan sila po ang susunod na leader ng church natin at dapat nabigyan natin sila ng tamang pagtuturo palapit kay Kristo upang sila ay magkaroon ng matibay na pundasyon sa kanila din pong paglilingkod. Ngayong Sabado ay nagtuturo sa atin na bigyang halaga ang mga kabataan lalo tigit ang ating mga munting bata na akayin sila sa paanan ng Panginoon. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa J. Santiago Church ng Seventh-day Adventist Eastern Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Pinagpalang karanasan at mga aral ang pinagsaluhan ng mga kabataang Adventista at kanilang cared friends sa Mountain Provinces Mission Area 2 Adventist Youth Fellowship. Naging tampok na bahagi ng kanilang pagtitipon ang Bible quiz, banquet at iba pang activities na lalo pang nagpatibay ng kanilang samahan at pananampalataya. Mag-aatid ng balitang may pag-asa si Francine Loriette Dupais. Remnant Youth Are We, ang temang isinusulong ng mga kabataan sa Area 2 ng Mountain Provinces Mission sa isinagawang Youth Fellowship at Banquet sa MPM Multipurpose Hall, Navy Base, Baguio City. Higit sa 200 mga kabataan mula sa Area 2 ng Adventist Headquarters ng Mountain Provinces Mission ang nagtipon-tipon sa nasabing fellowship. Hika nga nila na ang mga kabataan, sila ang pag-asa at kinabukasan ng ating church. So, sa pamagitan ng mga programang ito, dito natin mapapalakas yung relationship ng mga kabataan.
And at the same time, this is one way na ma-equip at ma-train ang mga kabataan para alam nila yung kanilang role to fulfill the great commission na binigay ng Panginoon sa ating mga kabataan. Ang programa ay nagsimula ng umaga at nagpatuloy hanggang gabi. Tampok sa nangyaring fellowship ay ang mga sumusunod. Bible Quiz Bee na sinusubok ang kanilang kaalaman sa 28 Fundamental Beliefs, The Sanctuary, Last Day Events Prophecy Timeline, at ang 2,300 Day Prophecy. To be honest, hindi po madali yung paghahanda namin, pero praise the Lord kasi madami pong mga tao na tumulong sa amin. May mga supportive po kami, mga advisors para mapursue namin yung program. Sa sleepless nights din po, maraming mga sacrifices. Pero praise the Lord kasi siya yun po yung tumulong sa amin para matapos yung activity na to. It was successful, kaya praise God po. Kinagabihan, ang nasabing fellowship ay nagtapos sa isang youth banquet. Dito, nagsalo-salo ang mga kabataan na nagpapatibay sa kanilang buklod na pagkakaibigan at pananampalataya. Given po na na-witness ko na active lahat ng young people dito, parang masa-challenge ako na to join more sa preceding events po nito para ma-hone yung faith ko. Kasi po, wala pa lang akong sinalihan na Bible quiz. So, yun. I hope na next time ko at mas maging active pa ako. Napakasaya po and enjoy po. And this is my first time po na makisama sa Youth Sabbath. And napaka-interesting po para sa akin. And nagpapasalamat po ako dahil sinama po ako ng aking lola dito sa Youth Sabbath. Ang nasabing fellowship ay hindi lamang nagbigay ng plataporma para sa spiritual na pag-unlad, kundi panibagong dedikasyon din at matinding pagnanais na maging positibong pwersa sa loob ng kanilang mga kapamilya at komunidad. Naghahatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Baguio City. Ako po si Francine Loriette Dupais para sa Hope Today NPUC News. Formal nang inorganisa bilang ganap na simbahan o organized church ang Sariyaya Seventh-day Adventist Church sa Sariyaya, Quezon. Sa pangunguna ng Panginoon, South Central Luzon Conference, suporta ng Sariyaya District at Lutukan Seventh-day Adventist Church, ang Adventist Church ng Sariyaya ay inorganisa makalipas ang isa't kalahating taon bilang isang Adventist Worship Company. Ang kanilang Church Organization Program, balitang may pag-asa ni Marjorie Valdez. Makalipas ang isa't kalahating taon, formal na naging isang ganap na simbahan o recognized church ang Sariyaya SDA Church. Sa pangunguna ni Pastor Juby Estrada, idiniklara ang Sariyaya SDA Church bilang isang ganap na church organization sa Sariyaya, Quezon Province. Purihin ng Panginoon na sa paglipas po ng panahon, sa tulong-tulong po ng paggawa ng mga kapatid, sa pangunguna ng Lutukan at ng narito sa Sariyaya, nakita po natin ang malaking improvement ng iglesyang ito. At kaya nga po, sa araw na ito ay atin ang isasagawa ang official na pag-organize ng Sariyaya Seventh-day Adventist Company into a organized and organized church. Madiin naman ang mga mensahe nila Pastor Gerson Rivera Jr., Elder Reggie De Leon, at Elder Tony Obon ng mga hamon at katapatan sa paglilingkod sa Diyos at ipagpatuloy ang nasimulang gawain. Isinaad din nila ang handa at buong suporta ng Mother Church sa Lutukan. December 24, 2022, ito po ay inorganize bilang isang company. Mula noon ay nangarap ang iglesyang ito na maorganisa bilang isang church at ngayon ang organisadong church. Purihin ang Diyos. Sa tulong ng Panginoon, ito ay masaya at makabuluhan ang mga pangyayari sa pagkakatatag na ito. Kaya ang Panginoon ang siyang pinapupurihan natin. Sa commitment message ni Pastor Juby Estrada, kanyang nabanggit na ang kinakatayuan ng Sariyaya SDA Church ay dating mabatong lugar, subalit sa Panginoong Diyos ay walang imposible.
ang bawat bagay ay may kapanahunan. Sa kanyang mensahe, sinabi niya na magpatuloy ng spiritual growth na may quantity at quality. Lagi nakafocus ang misyon ng bawat kaanib at maging responsable sa pamumuno at laging lumago sa salita ng Panginoong Diyos. Bilang sangkap ng bawat kaanib ay magpatuloy bilang liwanag ng lugar, sumulong at magkaroon ng development ng church building and school. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Marjorie Valdez, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Pinangunahan ng Northeast Zone Mission at North Philippine Union Conference Communication Department ang isang media production seminar and workshop para sa mga staff, volunteers at Adventist World Radio broadcasters sa kanilang teritoryo. Ang nasabing pagsasanay ay nagdulot ng mahalagang kapakinabangan sa media and radio ministry ng mga delegadong nagsidalo. Si Rendell Lopez ang may hatid ng balitang may pag-asa. Kargado ng bawat delegado ang pag-asa, spirito ng sakripisyo at pag-alay ng kanilang oras at panahon upang makilahok at makibahagi sa makabuluhang media production seminar at workshop dito sa Northeast Luzon Mission Headquarters. Sa makabuluhang pagtitipon sa Northeast Luzon Mission Headquarters, matagumpay na nagsagawa ng media production seminar and workshop sa pangunguna ng NELM Media Director Ruby Batalaw, ang mga media volunteers at AWR anchors mula sa iba't ibang bahagi ng NELM nitong ikawalo hanggang ikasyam ng Setyembre taong kasalukuyan. Ako po lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na nakadalo dito sa Media Production Training and Workshop at maraming natutunan, mga strategies and skills na pwede magamit sa pagkapalago at pag-improve ng ating media production, especially sa ating radio broadcast. Sa nasabing seminar, naging pangunahing tagapagsalita ang mga kinatawan mula sa North Philippine Union Conference sa pangunguna ni Pastor Joel Sarmiento ng Hope Channel Philippines. Sila ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan at kaalaman sa pagbuo ng makabuluhang media content. So whatever gift we have, whatever talent we have to use it so that other people get to hear the good news of Christ's saving grace. Ang seminar and workshop na ito ay naglalayong magkaroon ng mas malawak na kaalaman ang mga delegado upang magamit nila ito sa kani-kanilang mga AWR stations. Sa kabuuan, naging matagumpay ang seminar at workshop na ito na naglalayong palaganapin ang kaalaman at kasanayan sa larangan ng media production na higit pa sa pagpapalaganap ng impormasyon ay nagbibigay buhay sa mga kwento at mensahe na may malalim na kahulugan. Ito ay isang makabuluhang paraan para maabot ang mas maraming tao at mas mapalaganap ang salita ng Panginoon sa anumang sulok ng mundo. Northeast Luzon Mission, Media Missionaries, Alibo! Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Rendell Lopez, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Nagsagawa ng Music Ministry Seminar ang Southern Luzon Mission na dinaluhan ng mga composers, music and song leaders mula sa mga simbahan at distrito sa Bicol Region. Ito ay masayang sinuportahan ng North Philippine Union Conference Music Ministries Department sa layuning patuloy na pagyamanin ang musika sa bawat simbahan sa NPUC territory. Mag-aati ng balitang may pag-asa si Christian Ed Bonggon. Ang Southern Luzon Mission ay nagkaroon ng music seminar na may temang I Will Go With My Talents Together in One Accord. Mga awit ng papuri at mga lekturang magpapalago ng kakayahan at talento ng mga delegado sa ikauunlad ng musika sa bawat lokal na simbahan. Ang layunin ng programang ito ay mas maging maayos at maging buhay ang pagpuri sa pamamagitan ng musika sa ating Panginoong Diyos. Ang isa sa mga benefits ng ating musika ay nagpapalapit sa atin
ating relasyon, nagiging closer tayo sa ating Panginoon. At ito po'y nakakatulong sa atin sa pamagitan ng mga music na ating pinapakinggan and even sa ating pag-awit ay nailapit natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Upang magkaroon ng katuparan nito, binigyan ng diin ang tamang paggamit ng hymnal, pagpili ng tamang aawitin, paggawa ng mga music composition, maayos na pagiging song leader, tamang pagbasa ng nota, at iba pa. Gusto ko lang paalalahanan yung ating mga nag-attend dito sa seminar ngayong araw ng Sabado na yung mga natutunan nila ay i-share nila sa kanilang mga churches. Dahil itong mga information na ito ay malaking bagay na ma-inform natin sila na ma-improve ang worship service sa ating churches. Alam naman ninyo na ang music natin ngayon ay medyo confused na ang karamihan, lalo na ating mga kabataan. So mga music leaders na umattend ngayon, patuloy kayong mag-aral, patuloy kayong magkaroon ng network sa bawat isa, patuloy kayong magbasa, lalo tigit, humingi kayo ng tulong sa Banal na Espiritu para mag-guide kayo sa inyong gagawin. Naging pagpapala ito sa mga dumalo dahil mas naging malinaw ang misyon na kailangan gampanan ng bawat isa para sa pagtatapos ng gawain ng Diyos sa larangan ng music ministry. Lead po ako sa training na to, sa seminar na to. So, therefore, sana po ay makarating kayo kung saan man kayo dalhin. Thankful po ako sa Panginoon. Thankful din po ako sa mga, sa telepastor, sa inyo po ma'am, na nagpapagamit din upang maging matama yung mga kamalian natin. Nais ko po kayong hikayatin na sa susunod, huwag po kayong mawawala. Patuloy po na tangkilikin natin ang ating mga seminars na ito sapagkat ito ang nag-equip sa atin. Ito po ang nagpupuno, ito ang nag-educate sa atin para hindi tayo mananatili sa status quo kung anong alam natin noon, madadagdagan ngayon, at ito po ay magagamit natin sa ating paghayo sa loob ng iglesia at sa labas upang tayo po ay mag-akay pa para sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang music ay gift ng God sa atin para gamitin natin sa pagpupuri sa Kanya sa oras ng pagsamba. Mula dito sa Southern Luzon Mission na may layuning makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako po si Christian Edros Linbunggo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng Medical and Dental Mission ang Central Luzon Conference Adventist Muslim Relations sa Central Bicutan, Taguig. Bahagi ng kanilang mga libreng serbisyong medikal ay check-up, pagbubunot ng ngipin at pagtutuli na naging pagpapala sa mga kaibigan nating Muslim na pinaglilingkuran. Si Don Gonzales para sa Balitang Mayroong Pag-asa. Adventist Muslim Relations nagsagawa ng dental at medical mission dito sa CLC Adventist Muslim Relations Center, Central Bicutan, Taguig City. Naging matagumpay ang sinagawang medical, dental at surgical mission ng Adventist Muslim Relations sa lugar ng Taguig sa biyaya ng ating Panginoong Diyos at sa pangunguna ng Central Luzon Conference Global Center for Adventist Muslim Relations ay napaabutan ng serbisyong medikal ang mga kaibigan nating Muslim sa lugar ng Central Bicutan, Taguig City. Kabilang sa serbisyong kanilang natanggap ay medical check-up, tooth extraction, at libreng tuli. Ang aktibidad ay nagsimula ng alas 8 ng umaga at nagtapos kinatanghalian. Purihin ang Panginoon dahil maging bata man o matanda, ay nabahagian ng tulong medikal sa pamamagitan ng ganitong klaseng pagmiministeryo. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Libreng screening para sa cervical cancer sa mga kababaihan ang paglilingkod na handog ng Mountain Provinces Mission Health Ministries Department. Nakatuwang nila sa mahalagang programa ang mga espesyalista mula sa Baguio General Hospital. Tunghayan ang biyayang hatid ng paglilingkod na ito sa balitang may pag-asa ni Jackson Claudio.
Ayon sa World Health Organization, ang cervical cancer ang pang-apat na pinakakaraniwang cancer ng mga kababaihan. Ang Pilipinas ay may populasyon na 39.6 milyong mga kababaihan, 15 taong gulang pataas ay nasa panganib na magkaroon ng cervical cancer. Humigit kumulang 7,897 kababaihan ang nasuri na may cervical cancer at 4,052 ang namamatay mula sa sakit taon-taon. Kaya naman ang kahalagahan ng Cervical Cancer Awareness Program at ang kritikal na pangangailangan para sa mga naturang hakbangin sa komunidad ay binigyang diin kamakailan dito sa Baguio City. Kaya nga dito sa Mountain Provinces Mission Baguio City, sa pakikipag-ugnayan nito sa Department of Health, Baguio General Hospital ay isinagawa ngayon ang free screening for cervical cancer. Sa isang makabuluhang pagtutulungan at pagsisikap sa pamamagitan ng Baguio General Hospital at ng Mountain Provinces Mission, ang inisyatiba na ito ay bahagi ng isang pandaigdigang kampanyang pangkalusugan na kinikilala bilang SUCCESS, Scale Up Cervical Cancer Elimination with Secondary Prevention Strategy. Itong project natin na ito ay tinatawag na SUCCESS Project. So screening ito ng cervical cancer. So, but this one, gumagamit tayo ng self-collection ng human papillomavirus typing. So, ang advantage nito is, number one, may privacy yung ating mga clients, ang kababaihan na sila mismo magko-collect sa kanilang sarili. Ang pangunahing focus ng programa ay upang pagsilbihan at turuan ang mga kababaihan sa komunidad at mga kapatiran na rin edad 30 to 49 years old. Itong project ngayon, ng SUCCESS Project, ang pwede nating isama dito will be 30 to 49 years old. During these times kasi, nakakatch natin yung earlier than yung virus, so that it does not, hindi siya magpo-progress to a more progressive disease state na nagkukost ng cancer. Itinampok sa naturang free screening ang dalawang pangunahing aktibidad. Ang seminar na nagbibigay kaalaman at sampling ng HPV. Ang HPV sampling ay isang mahalagang bahagi ng kaganapan na nag-aalok ng on-site na pagsusuri para sa HPV, isang nangungunang sanhi ng cervical cancer. Human papillomavirus testing, pag ginagawa natin yun, nakakatch natin yung disease na magiging cervical cancer before siyang maging cervical cancer. So, matitreat natin yung mga yon, mawawala yung lesion para hindi na maging cervical cancer. Ang sama-samang pagsisikap na ito ay nagmamarka ng isang malaking hakbang pagsulong sa paglaban sa cervical cancer. Maganda kasi ito ang way para ma-promote natin ang cancer awareness or health awareness sa mga kababaihan natin at isang way din para ma-reach out natin ang mga kababaihan dito sa community. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng maagang pagtuklas at mga diskarte sa pag-iwas, ang Tagumpay ay patuloy na gumagawa ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga babaeng na pagsilbihan. Isang malaking pasasalamat ang aking nararamdaman nung nalaman ko ito. Talagang sabi ko, kailangan mag-avail ako kasi minsan lang ito mangyari. Layunin ay maghatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa Baguio City Mountain Provinces Mission Jackson Claudio para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan.
Mapapanood din ng mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCnews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si DJ Kabalbal at ito ang Hope Today, NPUC News.